May 10,000 pesos pa at gusto mong palaguin? Kung yan ang gusto mo, you got to watch this video. Videos that will make you wealthy and debt-free. Hi there, this is Chinky Tan, your pambansang wealth coach. Welcome to another wonderful episode. Super excited po ako. Marami po nagre-request po sa inyo at tinatanong sa akin, Chinky, paano ko ba padalaguin ang aking 10,000 pesos? So, bago natin gawin yan, kailangan po natin pagplanuhan, pag-aralan, at syempre, may pasensya. Pero, bago natin pag-usapan yan, nakasubscribe ka na ba sa channel na ito? Kung hindi pa, please do so. So, bago natin ika nga padamihin mo nang ang ating 10,000 pesos, ang unang tanong ko, meron ka bang emergency fund? Ang emergency fund po ang kailangan ipaglaanan mo muna bago ka talaga matimpalaguin ang 10,000. Bakit? Just in case, huwag naman sana na mawala ng work. Kumi naman ng ating ganansya ang pagpasok ng kwarta, meron po tayong pondo na pwedeng ika nga paghugutan. Kasi kung ininvest po natin lahat at wala rin naman tayong emergency fund, kung nangailangan po tayo, ay mangungutang po tayo. That's number one. Number two, kung may 10,000 ka at di mo alam kung anong gagawin mo, pwede mong pasukin na lang yung e-banks. Ito isang simpleng pamamaraan na pag-ipon sa bangko. Ang kagandahan po dito, mas mataas po ang interest ng mga e-banks compared to the regular banks. Ito po ay nag-range ng mga 3% to 6% or more, depende sa mga bangko na yan. At may mga bangko na ako nilagay po dito, iba-iba po mga bangko. And by the way, this is not a paid ad. This is for educational purposes only. Kaya if you want to invest, no, please make your own research before you deposit and make sure lang nakasama po sila sa PDIC, Philippine Deposit Insurance Commission or Incorporated. Bakit po? Just in case may mangyari sa bangko, insured po ang pera nyo ng ₱500,000. And by the way, yung 3% or more na interest na sinabi ko, percentage subject to change, depende kung anong ino-offer ng bangko. So, do your own research. Next, sa 10,000 pesos, pwede ka na rin mag-umpisan mag-invest para palaguin mo sa stock market. Ito ay pwedeng magdulot ng mataas na kita compared to the regular savings bank. Meron ding itong kaakibat na risk. Hindi po ito guaranteed. Pwede itong kumita at pwede rin itong malugi. Pero kung gusto nyo mag invest sa mga stock market po, make sure lang po, you must be willing to invest it around 5 years to 10 years pataas. At paano kayo magkaka-invest dito? Dadaan po kayo sa pse.com.ph, website po siya. Hahanapin nyo na lang po yung mga brokers na ina-identify po nila o sin-certify nila para kayo makabili. Ang next pa sa 10,000 pesos na pakasimple na hindi nyo naiisipin ay tinatawag nating mutual funds or yung tinatawag natin na UITF, okay? Unit Investment Trust Fund. Ito ay collection ng mga stocks, ng mga bond, ng iba't ibang mga securities na ang namamahala po yung mga dalubhasa professional. Magandang pamamaraan din to na instead na ikaw ang mag-i-invest at mamimili ng stock market kung anong bibilin mo, sila na po ang mamimili po sa inyo. Again, mga 5 to 10 years po ang waiting period nito para ika nga mas maganda ang tubo ng iyong pera. And then kung interesado pa kayo matuto about saan nyo kayo makakuha, please talk to your friendly neighborhood financial advisor. Ang next naman po, isa pang pwedeng pasukan ng 10,000 ay bonds. Ito naman po ay pwedeng public and pwedeng private. Sa public po, ito po yung government bonds. Yung sa private naman ko, corporate bonds, ito po ay mas ligtas kumpara sa stocks dahil ito po ay nagbibigay po ng guaranteed. Okay, and the word is guaranteed income na fixed po in a number of years na may lock-in period po siya. And then, pagkatapos nag-mature na po yung bonds na yan, isusoli na po sa inyong pera kasama na po ang inyong tubo ng inyong pera. Ito po ay mabibili nyo naman po sa mga bangko. O, magtanong na lang po kayo sa bangko. Meron ba kayong bonds na ino-offer po ngayon? At huwag naman sana i-offer sa'yo si James Bond. Naksaman, corny ko naman. Well, anyway, bago pa tayo magpatuloy, patiin ko lang muna si Jaselle Mahinan Iban. At the same time si Chris 4557 at si Kabos 830. Nagpapa-shoutout po sila. Maraming salamat. At next naman po, ang isa pang pwede niyong pasukan sa 10,000 pesos para palaguin ang inyong pera, negosyo. Kung meron kayong skills o kalaaman sa isang particular na industriya, maaari gamitin mo na yan ang pangpuhunan mo. Like for example, magluto, di ba? Service-based business, online selling, or simple trading lang, buy low, sell high, di ba? Wala pa rin tatalo talaga sa business. Kasi sa business po, for example, I'm a business person, pwede akong bumili ng isang produkto at piso, pwede ko ibenta ng 150 or 2 piso, kumita agad ako ng 50 to 100% ng aking investment. And one of my parang sideline, no, na isang another source of income ko, I do some parang collection of some things, and then pag may na-collect po akong maganda, tapos nakikita kong may value po siya, tapos nire
sinesell ko rin siya, binebenta ko ulit, na pinutubuan ko. So yan po ang importante po, no? Check nyo po kung ano yung mga business na pwede nyo pasukan. And then next, isa pang hindi napapansin natin na 10,000 pesos pwede na kayo mag-umpisa, agriculture. Ito po ay nagbibigay ng daan po na backyard farming lang. Like, magsaka lang kayo, di ba? Chinky, wala naman po kaming malaking ano. Alam mo, pwede kang bang magtanim sa paso? Oo, aquaponics, backyard farming. Alam nyo, ito lang ha, para mabigyan kayo ng idea na pwede kayo magtanim sa paso ng sili, di ba? Ng mga okra, mga ganun, pwedeng tumubo sa paso yan. Puntahan nyo si Mer Lyson po ng YouTube channel po. Hanapin yung YouTube channel ni Mer Lyson. Magkasama po kami sa 1PH. Ang dami pong mga education na binibigay po niya na libre po na pwede kayong magtanim at your backyard at pwede nyong pagkakitaan. Next also, at 10,000 pesos, pwede ka pumasok sa real estate. Ha? 10,000, pwede na ako pumasok sa real estate? Yes. Meron na pong tinatawag na REIT. REIT. Real Estate Investment Trust. Sa 10,000 pesos, pwede na kayo mag-invest. Through the stock market po yan. Like for example, yung mga companies like Robinson's Land Corporation, Double Dragon, tapos Ayala Corporation, meron na silang REIT shares. Ang ginagawa po nila, yung mga public po na mga kumpanya nila, like for example, yung mga malls at saka mga buildings na pinapaupahan nila, ang ginagawa po nila, binebenta po nila yung shares na yon. And required sila ng government na to return 90% of the profit that they get back to the investors. So there are two ways for you to earn money from real estate right now when you buy REIT shares. Number one, through dividend. O every year, nagbibigay sila ng dividend sa mga investors. And then number two, pag tumaas po ang shares na binili nyo na REIT shares, kikita pa kayo. So double ang income po. Like for example, binili mo ng piso, naging 150, kumita ka ng 50% on top of the dividend that they are going to offer. Grabe, di ba? So, makikita nyo, ang dami pong talagang pagkakataon na pwedeng pagkakitaan. Pero ito yung pinaka-best part na pwede nyong i-invest ang 10,000 nyo, tapos pwede kayong kumita ng 50, 100, even a million pesos. Talaga? Chinky sa 10,000, yes. Ano pong i-invest nyo? Invest in yourself. Mag-invest sa education. Gamitin nyo to upang mag-enroll sa mga courses, sa mga seminar. Like for example, cooking seminars, di ba? Or if not man, short courses kung paano maging VA, virtual assistant, di ba? Matuto ka ng panibagong skills na maaring ika nga magbukas ng opportunity sa iyo para pagkakitaan mo sa hinaharap, di ba? As a matter of fact, ngayon, tatandaan niyo itong mga pinakita ko sa inyo, mga investment right now. Uulitin po natin, ha? Isang mabilisan lang. Number one, mag-invest ka muna sa emergency fund. Tapos e-bank kung gusto mo para no-brainer na. Or if not naman sa stock market kung gusto mo. Or if not naman, pwede kang bumili ng bonds sa 10,000 pesos. Or if not, magnegosyo ka, pasok ka sa agriculture, mag-planting ka, farming ka, real estate sa pamagitan ng REIT, and if not, invest in your financial education. Tatandaan, ito pala, babala lang, lahat ng investment ay may kaakibat po na risk. Mahalaga na magsagawa po kayo ng masusing pag-aaral at syempre magkonsulta po sa mga marurunong bago mag-decide saan nyo ilalagay ang inyong pera. Sana naman nakatulong po to sa inyo sa halagang 10,000 pesos, marami na po at malayo na po mapupuntahan ang inyong pera. Kaya kung nagustuhan nyo po tong session na ito at kung meron pa kayo mga comments na you want me to discuss, please type it in the comment section, and I hope that you are learning and appreciating this channel. Tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman.